Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Donna. And nandito na naman tayo sa isang sit-down video. I just want to share my skincare routine. So, para lang malaman nyo kung ano nga bang ginagamit ko mga products and kung ano yung hiyang sa akin na mare-recommend ko sa inyo. If you want to watch and if you want to know my recommended products, just keep on watching. Disclaimer lang guys, hindi naman perfect yung skin ko, actually. Marami talaga akong mga imperfections. Sa face ko kasi, meron akong mga, yung mga, parang capillaries sa face. Parang veins siya, ganun tignan. So, marami ako sa cheeks noon, kahit hindi naman ako maputi. Pero anyway, meron akong ganun, marami ako sa face. Nakikita ba? Meron ako dyan. Skin type ko is combination. Sa T-zone ko is oily and then may mga dry parts din siya. So, kinakonsider ko na lang siya as combination to oily skin. So, guys, nga pala, kung mapapansin nyo, iba yung background ko. Nandito kasi ngayon ako sa Pilipinas and gusto ko lang magawa ng sit-down video para updated naman yung YouTube channel ko. So, nandito ako sa room ng ate ko na in-adapt ng sister ko, younger sister ko kasi nasa Singapore yung ate ko. So, nakiki-ano ko sa kanya setup. By the way, kung gusto nyo mag-subscribe sa channel niya, ipopost ko sa description box yung link niya, Diane Carol. So, follow nyo lang siya. Nakikihiram ako setup, pati ring light and everything except sa camera. So, let's start! So first, gusto ko lang i-share sa inyo yung ginagamit kong facial wash. Actually, hindi ako masyadong maraming seremonya sa skin. Kasi before, parang talagang soap and water lang. Pero na-realize ko, as time goes by, na syempre nag-age na tayo, dapat naalagaan yung skin. So dapat may mga products tayo na ginagamit din. And gusto ko sana, mild siya sa skin para hindi masyadong harsh o maraming chemicals. So yung ginagamit ko na facial wash is ito. Focus. Yan. Itong Herb Day Cleansing Foam ng Face Shop. Ang nakasulat kasi dito is for all skin types. So, medyo nakaka-moisturize dito kasi ng face yung aloe vera. Okay naman sa akin kasi nga sabi ko nga, combination yung skin type ko, may dry and then may oily parts. So, ito yung facial wash ko. Actually, meron pa ako dun sa Dubai na naiwan. Hindi ko lang dinala dito sa Pilipinas. So, ito lang nadala ko. Ginagamit ko yung isa yung Garnier naman. Na micellar something. Post ko na lang dyan sa somewhere. Dito, sa screen. So, yun ang ginagamit ko. Plus ito, pag ginagamit ko siya, morning and night bago matulog. Tapos, moisturizer na ginagamit ko ay, so, facial wash, diba? After ng facial wash, gagamit tayo ng moisturizer. Ginagamit ko rin to bago ako mag-apply ng makeup. Narinig ko ng mga advice nila. Pag oily skin ka, kailangan ng moisturizer ka pa rin. Eh, since ako naman combination, solo na ako middle, halfway. Actually, napansin ko nga, no, dalawang face shop yung gamit ko. Pero hindi pa ako endorser ng face shop. Face shop na Jeju Aloe. Meron siyang paganto, gantong style, tapos meron siyang parang nasa lalagyan lang. Ang pinili ko lang ito kasi mas hygienic siya para sa akin. Kasi bubuksan mo lang, tapos lalagyan mo sa hand mo, tapos lagyan mo sa face. Kasi yung isa parang isuscoop mo siya, unless meron ka talagang spatula. So, soothing gel siya. Pag nilagay mo siya sa skin, malamig-lamig. Tapos, nakaka-moisturize talaga siya. Kasi, hahanap nga ako ng picture, ha? Baka ma-post ko dito somewhere. Nang sobrang dry talaga ng skin ko. As in, kung alam nyo lang, sobrang andami kong breakouts that time. Tapos, wala kasi ako masyadong ginagamit. Parang ginagamit ko dati is Kojic lang. Eh, lalo pala siya nakaka-dry. Isa palang secret, isi-share ko. Kasi, sobrang dark ng under eyes ko. Actually, marami naman sa ating mga girls na sobrang dark talaga ng under eyes. Puffy pa siya. Alam niyo, sobrang laki. Pero napansin ko, gumamit kasi ako ng isang product na talagang nag-lessen yung puffiness ng eyes ko. Tapos yung dark circles around my eyes is na-less din siya. Kasi syempre, hindi natin may iwasan sa trabaho. Kasi nurse din ako. Night shift, tapos mag-morning shift. Tapos hindi naman ako makakatulog agad. Kasi mag-a-adjust pa yung katawan ko, yung body clock ko. So, nung nilagay ko to, talagang nag-lessen talaga siya. Itong ginagamit ko yung Arin. So, ito yung ginagamit ko. Arin Anti-Puffiness and Dark Circles Essence. Ilalagay ko na lang kung paano umorder nito dito sa description box. Actually, sobrang effective niya para sa akin. As in, kasi ganito siya. Alam mo yung parang sa mga syrup. Yan. Puti siya. Gagawin mo lang, kuha ka lang ng konting product, tapos i-apply mo siya sa ilalim ng mata mo. So, ang gagawin mo lang sa kanya, i-apply mo siya morning and then evening. After mo na mag-skincare routine,
Like for example, nag-facial wash ka na and then nagkagay ka ng moisturizer or anong mga lotion na nilalagay mo, ito na yung ilalagay mo on top. Kasi tapos ilalagay mo lang siya, massage-massage, ganun-ganun. Few drops lang to. Siyempre, kailangan ko talagang tanggalin ang eye bags ko, especially ngayon. Magkakaroon ako ng church wedding this coming May. So, kailangan talagang wala ang eye bags kasi pangit ang hindi fresh na bride. Tama? So, dapat fresh tayo. Kaya ito, sobrang i-recommend ko to. Gamitin niyo, guys. Lalo sa mga kusin mga ikasa dyan, mga events, graduation, and everything. Ilang days pa nakikita na improvement. Nagla-light talaga siya. Saka yung puffiness, mababa. So, aside from that, ito sa body shop, ginagamit ko, nourishing night cream to. Ito, every night ko siya nilalagay. Nakasulat dito, all skin type. Ibababad mo lang siya para hindi mag-dry yung skin mo. Tapos, i-absorb lang siya ng skin mo all night. Pagising mo, parang mas fresh, nakakabata yung feeling pag gamit ko. So, ito sa body shop ko nabili. Ito na maalala kung magkano yung price. Yan, sa body shop ko to binili. Last na nakasama sa skincare routine ko is itong tea tree oil. Actually, hindi ko naman siya nilalagay every night. Ito, nilalagay ko lang pag mayroon akong mga breakouts. So, ito nilalagay ko parang pagbubuksan mo siya parang gamutoy. Tapos, ito po, dadrop mo lang siya tapos i-apply mo siya kung saan yung pimple mo. Parang medyo menthol siya tapos iba yung scent. So, ito, effective siya. Pagising mo sa umaga, dry na siya. Ito, nilalagay ko to every may pimple ako or may breakout. So, guys, yun nga, sinabi ko nga sa inyo, hindi ako masyadong, hindi masyadong marami yung ceremonies ko pagdating sa skincare routine, sa face ko. Minimake sure ko lang talaga na hindi siya harsh sa skin, especially sa mga bata. Huwag mo na kayo maglagay ng kung ano-ano sa face nyo kasi maganda pa talaga yung skin nyo. Nirecommend ko talaga is yung nilalagay ko sa eye bags ko, yung Arin, yung anti-puffiness and dark circle essence. Yun, effective talaga siya. So, kung mas gusto nyo pang makapanood ng mga gantong klaseng videos, mga sit-down, yung mga sharing, siguro skincare routine, other routine set, siguro next time pag mag-upload ako yung updated na mga naman makagamit ako ng mga ibang products na pwede kong i-share sa inyo. Sabihin nyo lang sa akin, comment down below din. And kung gusto nyo makakita siguro makeup routine or yung mga ganun, so please subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko. Thank you so much guys for watching. Until my next video, bye!